Light Rail Manila Corporation magsasagawa ng upgrade ng signaling system sa August 20 sa LRT1. Operation ng linya magiging half day. Sa buong detalye, si Gab Villegas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Magandang umaga, Ray. Nagbiso ang Light Rail Manila Corporation sa mga pasahero nito na pagplanuhan na ang kanilang magiging pagbiyahe kung saan suspendido ang operasyon ng LRT Line 1 sa August 20, araw ng Linggo, mula alas 4:30 ng umaga hanggang alas 11:59 ng umaga. Ito ay dahil sa patuloy na isinasagawang pag-upgrade ng signaling system ng LRT 1. Kabilang sa pag-upgrade ang paglalagay ng bagong software baseline sa kasalukuyang signaling system upang maging compatible sa software baseline ng LRT1 Cavite Extension at magsagawa ng testing at commissioning sa system. Ayon kay LRMC Chief Operating Officer Rolando Paulino III, layunin ng LRMC na pagbutihin ang kapasidad at performance sa buong linya. Gayun din ang paggana ng mas maraming tren na may mas mahusay na koneksyon at higit na reliability bilang paghahanda sa pagkumpleto sa Cavite Extension Phase 1. Dagdag pa ni Paulino, sa oras na makumpleto ito ay inaasahan tong ito sa buong cutover para sa extended signaling system mula sa kasalukuyang LRT1 Roosevelt Station sa Quezon City hanggang sa Dr. Arcadio Santos Station sa Parañaque City o sa end station ng LRT1 Cavite Extension Phase 1. Magsisimula ang unang biyahe sa Baclaran at Roosevelt Station sa ganap na alas 12:00 ng tanghali at ang schedule ng huling tren ay alis. Ang huling tren sa Baclaran Station ng alas 9:30 ng gabi habang 9:45 p.m. naman ang alis ng huling tren mula sa Roosevelt Station. Humihingi naman ng pangunawa ang LRMC sa mga pasahero dahil sa abalang maidudulot ng nasabing aktibidad dahil kinakailangan nilang isagawa ang patuloy na pag-upgrade ng signaling system sa revenue line ng LRT1. Gab, yes. Konting detalye pa ha. So ngayon ay August 16. At ang upgrading magangyari sa August 20, so that's 4 days from now, ano? Ulitin lang natin, anong oras magsisimula yung upgrading? Ang upgrade kasi magiging half day lang, di ba? Okay. Oo, yung upgrade activities ay mula alas 4:30 ng umaga hanggang alas 11:59 ng umaga. Okay, so ang operation nila tanghali lang mag-start, afternoon na. Yes. Oh, so hindi available yung LRT 1 line na yan mula umaga hanggang sabi na nating 12 noon. Basta ano dito alas 12:00 magsisimula na itong unang biyahe ng mga tren mula Baclaran at saka Roosevelt. Ano para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, ano yung mga lines na maapektuhan, yung mga stations na maapektuhan? Itong buong linya ng LRT1 mula Baclaran hanggang Roosevelt. Mm-hmm. Since itong mga kinakailangan nila maging compatible yung signaling system doon sa signaling system na nandoon doon sa mga istasyon na kabilang doon sa Cavite Extension Phase 1. Okay, sige. Pero wala namang alternate na binigay na means of transportation ang LRT o ang lock ang ika nga ang mga maapekt para sa mga maapekto nating commuters, meron kayang mga ekstrang mga bus na pwedeng ibigay para naman makaalalay? Meron bang ganun? Walang inilabas na payag ang LRT hinggil dito, pero mas mainam din na yung ating mga pasahero kung may alam sila na ibang ruta doon sa kanilang mga pupuntang destinasyon, mas mainam na pagplanuhan na ng mas maaga. Okay, thank you, Gab. Yan ang muna mga pinakauling balita mula sa Pasay City. Ito si Gab Humilde Villegas para sa Radyo Pilipinas.